Hi guys! Welcome back to our channel. And ngayon, naghahanap lang ako ng gagawin ko dito sa garden. Kasi hinapon na ako dahil bukod sa masaya ako kanina. Alam nyo kasi guys, pag masaya ako, medyo lutang ako. So hindi ako makapag-isip ng gagawin ko. Sinabayan pa ako ng kapitbahay ko na gumagamit ng power tools. So ayun, kung bago lang po kayo dito sa aking channel at mahilig din kayo sa mga succulents kagaya nito, please do consider subscribing and syempre pa huwag kakalimutang i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong videos. Hindi na muna ako magpapakita dahil wala akong kilay. Charot lang. Pero ito po yung ating wheelbarrow. I-update ko lang kayo guys sa mga propagations natin dito at yung iba pang mga halaman na siguro gusto nyo makita ulit. Ayan guys, gusto ko lang i-flex itong aking propagation ng burrow's tail. Ito na lang ang natira. Actually, pati ito, mga propagations din to from cuttings. Pero ang gusto ko talagang i-flex sa inyo ngayon ay yung galing sa leaves. Kasi marami ang nahihirapan sa leaves ng burrow's tail. Siguro karamihan sa inyo hindi na rin nagpo-propagate nito from leaves kasi nga talagang matagal. Pero guys, I tell you, it's worth it. Kasi ito, hindi siya masyadong maganda ngayon. Tignan nyo. Pero, alam nyo ba na itong kabila na to, ganito din siya dati. Yan, ganito din siya dati. Tignan nyo yan, oh. Mga tubo-tubo na yan. Tumubo na yung mga leaves. Ayan. And ito, talagang gusto ko ipakita to sa inyo ngayon kasi malapit nyo nang hindi nyo makita yung leaves. Kasi tingnan nyo, lumaki na siya. Ayan, hindi nyo na masyado makita yung leaves, kagaya nito. Teka, hindi ko maituro. Ayan o, diba? Ayun yung leaf. Tapos tingnan nyo naman yung tubo. Ang laki na ng tubo niya. So siguro pag ni-leave ko pa to ng ilang weeks, baka hindi nyo na talaga makita yung mother leaf niya. Kasi pare-pareho na ng shape, lumalaki na talaga siya. Kung gusto nyo malaman kung gaano katagal ito bago tumubo ng ganyan, it took me about 5 months. Ngayong August ay magpa 5 months na to simula nung pre-propagate ko siya. Ano yung ginawa ko? Nilagay ko lang sa ibabaw ng lupa yung mga leaves. Ayan. Tapos nilagay ko lang sa grow house. Hindi ko dinidiligan yun ah. Nakalagay lang siya. Tapos nung may mga tumutubo na, nakita ko na may mga tumutubo na, tapos meron na siyang roots. Ayun, tsaka ko siya sinimulang diligan. Ito rain or shine na to nandito sa labas. Ayan. Sobrang ganda, diba guys? Kung kayo ay impatient, kagaya ko minsan impatient, huwag kayong magpropagate from leaves kasi medyo matagal nga. Ang pinakamabilis talaga ay yung galing sa cuttings, kagaya nyan. Cuttings lang din yan. Tapos may nagtutusok ko lang dyan. Ayan, ang ganda. Pakita ko din sa inyo yung propagation ko ng ang tawag nito? Purple Delight. Ito guys, sobrang siksika na talaga sila ngayon. Dati from leaves lang to, diba? Ngayon sobrang laki na niya na parang gusto ko na talaga siyang ilipat guys. Kasi hindi lumalaki ng malaki yung mga rosette niya pagka dikit-dikit na ganyan. Tignan nyo. Ito yung kamay ko, tignan nyo. Lumalaki na talaga siya. Oh. Diba lumaki na from leaves. Meron akong leaves ngayon na kakalagay ko lang nung kailan ba yun? Basta ilagay ko dito sa screen kung kailan ko sila nilatag. Andito sa my patio. Medyo madilim na ngayon. Bubuksan ko muna yung ilaw. Ayan guys. Napanood nyo ba yung vlog ko na biggest propagation na sinabi ko? Kasi sobrang laki nitong container na to. And ang daming leaves ko na nilagay dyan. And tignan nyo. Lahat sila ay tumutubo na ngayon. Yung sapat niya dito, naaarawan to pag umaga. Pero ito, simula nung nilagay ko dito, hindi ko pa yan nadidiligan, guys. Hindi ko pa nadidiligan. Kasi abang hindi sila humihiwalay sa mother plant, meron pa naman yung energy na nakukuha sa mga mother leaf. Kaya okay lang kahit hindi nyo diligan. Mabubuhay talaga sila. Kinalat-kalat ko na lang ibang mga dahon. Tingnan nyo. Kinalat-kalat ko na lang dyan. Pero tutubo rin yan. Ayan, sobrang dali nilang i-propagate etong Purple Delight. Ayan. Yung broken owl pot ko dati guys, eto na siya ngayon. Di ba yung owl pot na nabasag ko?
Tapos nilagay ko siya na parang ano dito, ornament dito sa ano na to. Halos hindi mo na siya makita. Kasi tignan niyo naman yung ating Mendozae at saka ghost plant. Naglakihan na sila. So, ewan ko kung anong gagawin ko dyan. Baka mamaya ulitin ko na lang to. Alisin ko yung owl at ilipat na naman. Kasi tignan nyo, sobrang laguna niya. And ayun, nakakatawa din na ito kasing mga succulents, hindi masyadong alagain. Talagang madali siyang alagaan kaysa sa mga houseplants. So, ngayon ay nag-decide nga ako guys na wag muna akong bumili ng mga houseplants. At eto, mag-focus na lang ulit muna ako sa succulents. Ayan yung mga bago kong gawa. Hindi ko pa nadidiligan yan guys, mula na nilagay ko dyan. Ayan, pagka kasi gumagawa ako ng arrangements, ganyan, hindi ko dinidiligan agad. So, ayan kung makikita nyo, oh. Ang gaganda ng kulay. Medyo padilim na nga lang dito sa amin. Pero ito, minsan maganda rin mag-film ng gantong oras kasi kitang-kita nyo din yung mga drama. Drama sa buhay nila, ayan. Diba? Ayan, dumadami na nga rin ngayon guys yung aking mga creations, ano? Napapadalas ang pag-a-arrange ng ate nyo. Ito yung ating wheelbarrow na nilagay ko na dito kasi gusto ko na siyang butasan para gawain sana. Pero I didn't have the time to do it today. Ayan, hopefully, baka sa Wednesday or kung kailan man. Ayan yung ating isang wheelbarrow. Binabala ko na gumawa ng madaming wheelbarrow since may space naman tayo. Pagka may hailstorm or kung ano man, pwede ko siyang isilong dito. So, ayan, ito yung ating pangalawa. And abangan nyo pa yung mga susunod pa. And dito, gusto ko lang ipakita itong ating mga arrangements. Ito yung mga ginawa ko lately. Ayan, ito pala yung pinakahuli ko guys na ginawa. Itong frog na to, nabigay sa akin ng aking mother-in-law. Ayan, hindi masyadong maganda yung ilaw ko nung ginawa ko to, kaya parang hindi masyadong ma-appreciate yung ganda niya. Tapos ngayon, pinapakita ko naman sa inyo, medyo papadilim na naman. Pero ayan, hopefully, kita niyo naman ang ganda niya. Ako, nagagandahan ako. And like I always say, yun naman ang importante. So, ayan, ito yung ano, nakuha ko sa beach na bato. Ayan, malaki siya, oh. One piece lang siya na bato. Tapos yung driftwood din na napulot ko sa beach. Ayan, napakinabangan ko na. Ayan, yung ating bonsai na jade. Ito yung ating bonsai na jade. Ayan, buhay naman siya. Ayan yung ating palaka na naghahanap ng sisilungan. Pero nagkamali siya ng pinuntahan dahil kalbo ang puno. Ayan guys. Nakakatuwa lang tignan. Yung sinabi ko na hindi na muna ako magpapakita sa video, pero heto na naman ako ngayon. Hindi ko kaya matiis guys. So, ayun na nga, napag-isipan ko na hindi na muna ako magdadagdag ng houseplants kasi medyo marami na rin naman to. And naisip ko na magpo-focus na muna ako sa kung anong meron ako. Yan na muna ang aalagaan ko. And if ever ako ay magdadagdag, ang idadagdag ko po ay succulents. Doon sa ating first love, ano, ang succulents. And I'm so looking forward na magkita kami ulit ni Ate Ana. Kung hindi nga lang nag-lockdown, sana malapit na kaming magkita ulit. Pero ayun, mamimili kami ulit ng mga succulents. So, abangan niya yan. And maraming salamat po pala sa mga nanood ng aming Planchika episode kahapon, Sunday Live with Rosebud Savona. Ayan po, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanyang channel, mag-subscribe po kayo at i-click nyo ang bell. Panoorin nyo yung huli niyang live para malaman nyo kung paano kayong makasali. Kasi birthday month niya ngayon and every Sunday of this month, meron siyang raffle kung saan pwede kayong manalo ng cash prize. Ayan. Panoorin nyo yan guys kasi masaya yan. And on Sunday, manood din po kayo ulit dahil ang bisita ko naman sa Planchika episode natin on Sunday ay si Miss Dali Wong ng Rooftop Garden Bliss. Ilalagay ko dito sa screen yung kanyang Facebook page. Ayan pa, wala siyang YouTube channel pero napakaganda po ng mga alaga niyang succulents. And makikita natin lahat yan, itutour niya tayo sa kanyang garden this coming Sunday at 4 p.m. Hindi ko na iyaano guys, hindi ko na i-share sa inyo yung mga susunod pa nating mga guests pero this is very exciting. Sobrang saya lang. Minsan hindi rin ako makapaniwala na nagsipayag sila na mag-guest dito sa ating channel. So ayun guys, thank you so much for watching itong ating video ngayon. And kung hindi pa pala kayo nakaka-subscribe sa kapatid ko, mag-subscribe po kayo kay Jel Santillan. Ayan po, ilalagay ko dito sa screen. And gusto ko rin magpasalamat sa lahat mo ng mga Marginatics na laging nanonood na ating mga live
pati na rin ang ating mga vlogs. Yan po ay ginawa ni Mamita Gina. So sana po ay supportahan din natin ang ating Facebook group creator. Ayan, malapit na siyang mag 1,000 subs dito sa YouTube. So sana po ay mag-subscribe kayo at i-click nyo din lagi ang bell, okay? Give them a chance kasi magagaling na mga plantita to. Actually, ako ang nagtulak-tulak sa kanya na mag-vlog. Ako at saka si Sistes. Yan, si Sistes de la Cruz, kailangan nyo ding i-check yan, ang kanyang YouTube channel. Kasi siya ay taga Bulacan. Marami pong mga plantita na taga Bulacan. Ayan po, i-subscribe nyo po yan. And ayun po, magkita-kita po tayo ulit on Wednesday kasi syempre, MWF, meron tayong vlog, and then Sundays, yung ating Planchika episode. Lagi nyo po nga antabayanan. Maraming salamat guys for watching. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!